sisikapin ni Pangulong Marcos na isulong sa ASEAN Summit ang matagal nang binubuong Code of Conduct sa South China Sea. Ayon sa Pangulo, hanggat hindi ito natatapos ay magpapatuloy ang tensyon sa mga pinag-aagawang teritoryo. At live mula sa Indonesia, nasa frontline ang balitang yan, si Camille Samonte. Camille, ano ang latest sa ASEAN Summit? Cheryl Julius, pagtataguyod sa international law ang isa sa mga highlight ng talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang plenary address sa 42nd ASEAN Summit dito sa Labuan Bajo, Indonesia. Mismong si Indonesian President Joko Widodo ang tumanggap sa mga heads of state na dumalo sa pagbubukas ng 42nd ASEAN Summit dito sa Labuan Bajo, Indonesia, kabilang si Pangulong Bongbong Marcos. Present din ang Prime Minister ng Timor-Leste bilang observer. Sa kanyang plenary address, binigyan din ni Pangulong Marcos ang halaga ng international law sa rehiyon. In order to harness the potential of our region, I believe that ASEAN must now redouble its efforts, especially in these following priority areas. First, ASEAN should uphold international law and the international rules-based system, which has underpinned the peace, security, stability, and prosperity of our region. Sa pagdating ng Pangulo sa Indonesia kagabi, sinabi niyang isusulong niya sa ASEAN na magkaroon ng matagal ng binubuong Code of Conduct sa South China Sea. Hindi raw kasi matatapos ang tensyon sa mga pinagtatalunang teritoryo hanggat hindi natatapos ang Code of Conduct. You cannot stop trying. So yes, I'll bring it up again. Because when we talk about the issues in the West Philippine Sea, South China Sea, hindi magkakalma yan hanggang meron na tayong Code of Conduct. Iginiit ng Pangulo ang kahalagaan ng pagkakaroon ng iisang panuntunang na pagkasundoan ng lahat. Kasi may code of conduct, lahat masasusunod lahat. That makes things clearer. Walang possibility na magkamali, kasi maliwanag na maliwanag dapat ang usapan. Solution of all of these problems is really the new code of conduct. Paulit-ulit ko lagi sinasabi, and every forum I can find, sinasabi ko, code of conduct, kailangan natin tapusin. Ang problema, kailangan ding isaalang-alang sa code of conduct ang China na pinakamalaki ang inaangking teritoryo sa South China Sea. Aminado si Pangulong Bongbong Marcos na maraming balakid sa pagbuo ng Code of Conduct sa South China Sea. Magkakaiba raw kasi ang bilateral agreement ng bawat member country sa China. Pero patuloy daw niyang isusulong ito sa ASEAN na maisapinal ang COC. Because over the years, syempre, lahat nakikipag-usap sa China, yung iba na sa ASEAN dumadaan, iba-ibang nangyayari. Kaya napaka-importante na maliwanag na may code of conduct, ganito yung gagawin natin. This is how we operate. Nabanggit din ng Pangulo na hindi siya magtatakda ng deadline sa pakikipag-usap sa China, kaugnay ng pangingisda ng mga Pilipino sa West Philippine Sea. Inatasan na niya ang Philippine Coast Guard at ang Department of Foreign Affairs sa pagtukoy sa fishing grounds ng mga mangingisdang Pinoy. Sinimulan na namin, I talked to the Coast Guard, I talked to the DFA, and I said, this is the proposal of the Chinese. Let's see if we can accommodate that into our agreement. So we're headed there. May progress naman. Bukod sa international law, binigyan din ni Pangulong Marcos ang halaga ng kooperasyon ng mga bansa para mapigilan ang human trafficking sa mga migrant worker. Nanawagan din ang Pangulo sa ASEAN na makiisa sa pagsusulong ng malayang kalakalan sa rehiyon para muling pasiglahin ang ekonomiyang pinadapa ng COVID-19 pandemic. Kumpiyansa ang Pangulo na magbibigay daan dito ang Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP Agreement na naratipika sa Kongreso. Cheryl Julius, bukod sa plenary session, dumalo rin ang Pangulo kasama ng representatives ng ASEAN Inter-Parliament Assembly at a Youth Advisory Council. Natapos na rin kaninang hapon ang kanyang bilateral meeting kasama ng leader ng Laos, kung saan napag-usapan nga ng dalawang bansa na magtutulungan sa sektor ng edukasyon at kalakalan. Cheryl Julius. Maraming salamat, Camille Samonte.
Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.